So, yun guys, ano, total eh, halos lahat naman sa atin eh, hindi naman lahat ha, karamihan lang sa atin eh, nakaranas na ng relasyon, ano, at syempre ilan na din sa atin eh, nakaranas na ng breakup, no? At talagang mayroong isang katotohanan na hindi natin maiiwasan bilang mga lalaki, no? Pagdating sa breakup, kadalasan na, hindi naman all the time na ganun yung nangyayari, pero kadalasan is talagang lugi si guy pagdating sa break. Hindi ito about sa pera, hindi ito about sa naiambag, no? Hindi ito about sa nabigay. Malalaman nyo sa video na to kung bakit lugi ang lalaki sa babae pagdating ng breakup. Lalo na kung mahal nila ang isa't isa. So what's up guys, si newbie once again at yun. So itong topic na to is talagang na-experience ko na at gusto ko lang ipaalam sa ibang lalaki na kung di man nila tanggap tong katotohanan na to eh, pasensya. So hindi nyo pa nararanasan, ano? Kasi talagang, based on experience ko eh, 100% legit siya. Kasi may something sa babae na di natin kayang tapat ang mga lalaki. Like, yung passion nila, yung pagmamahal nila, at yung dedication, yung commitment, dyan sila magaling yung mga babae. Talagang kumakapit sila sa prinsipyo, sa... Basta meron silang pinangahawakan na hindi natin kayang gawin. So bakit nga ba lugi ang lalaki pagdating sa relasyon? Lalong-lalo na sa breakup. So ganito yan. Una sa lahat, meron kasi tayong mga pagkakataon na talagang nanggaling tayo sa pangit na nakaraan. Like, babayero tayo, marami tayong bisyo, or nagloloko tayo sa pag-aaral, pasagulero, ganyan. At darating tayo sa punto na may makikilala tayong babae na talagang mapapamahal tayo. Unang kita pa lang natin sa kanya is makakaramdam na tayo ng attraction. Mababaliw tayo kakaisip sa kanya hanggang sa maging hindi na lang infatuation yung nararamdaman mo dun sa girl or sa girl mismo. At hanggang sa magkaroon ng closure. Friendship, social, at manligo ka na. Several months, magiging kayo. Mamahalin yung isa't isa, magkakaroon kayo ng magandang alaala. At syempre, ikaw, bilang nagbagong tao dahil sa pagmamahal eh, talagang pangahawakan mo. Pero darating yung panahon, hindi naman to sa lahat ng magkarelasyon na magkakaroon ng hiwalay na. Paano kung dumating yung panahon na yun, na... bilang nagbagong lalaki, bilang galing ka sa basura at naging ginto ka, at nagkaroon kayo ng yung talagang hindi ma-resolve na away o nagkakalabuan na kayo. Ang kahinaan natin mga lalaki is hindi natin na-maintain yung pagbabago na yun. Ida-down at ida-down natin yung sarili natin pag iniwan tayo o pag ganyang nangyayari na ayaw na nila sa atin, hindi tayo nagiging positibo. Nagiging negative tayo talaga. As in, idadown natin yung sarili natin. Kung pwedeng ibalik natin yung sarili natin dun sa pagiging basura o mas mababa pa dun sa pinanggalingan natin. Ano? Kasi talagang ewan ko kung anong pakiramdam, pero nagawa ko na yun kasi. Like, gusto ko kaawaan niya ako, pero hindi kasi ganun. Sila kasi, mga babae, ano. Kunwari, nagkaroon kayo ng pagmamahal sa isa't isa. Talagang solid yung attraction sa pagitan ng dalawa. Pero iniwan mo siya. Yung lalaki, yung nang-iwan sa'yo, babae. So, ang sitwasyon naman dito is, siyempre, yung lalaki yung nang-iwan, makakamubuon siya ng maaga. Yung babae, yung magmumukmuk, maghihirap, ganyan. Pero ito yung twist, ano?
bilang ng iwan na lalaki, syempre minahal niyo pa din yung isa't isa. Hindi pwede na meron ka agad iba. O makakahanap ka ng iba, pero yung pagmamahal mo dun sa isa, hindi pwedeng mawala yan ng basta-basta. Pwede na lang kung babaero kang hayop ka, pero kung hindi ka naman babaero, nagseryoso ka sa kanya pero bigla mo siyang iniwan, no, sa isang mababaw na dahilan, eh talagang hindi ka makakamubuan ng mabilisan. Oo, mararamdaman mo na masaya ka sa umpisa, kaya mo siyang baliwalain, siya yung nagmumukmuk, siya yung nagpa-first move sa'yo, pero yun, babaliktad yung pangyayari. So, ikaw na lalaki, mararamdaman mo na mahal mo pa siya. Ime-message mo siya, or kukulitin mo siya, ganyan, kukonsensyahin mo siya, magpaparinig ka sa mga post. Minsan, ime-mention mo siya sa isang post na talagang nakarelate kayong dalawa. Pero, ang masaklap dito is yung girl. Nakaget over na. So, yun ang advantage ng girls. Ano? Pagdating sa ganung sitwasyon, magaling silang gumante in their own way. Parang, nung nakilala mo sila, nasa golden stage na sila, parang sa paningin mo, jewelry na sila, gold, silver, ganyan. Pag iniwan mo sila, syempre, da-down din nila yung sarili nila. Pero, maaga silang makakaisip ng paraan kung paano kakalimutan at kung paano ipakita sa'yo o isampal sa'yo na mali ka ng iniwang tao. So, yun. Matindi sila bumawi, guys. Hindi natin sila kaya sa ganyan. So, ang babae, gagawin niya lahat ng paraan para maging attractive, maging malakas, maging matatag sa mga susunod pang araw. So, hindi talaga natin yan magagawa. So, tayo mga boys, bilang panghihinayang natin, iisipin natin na, nag-level up si ganito, nag-level up si ganyan. Mahal niya pa kaya ako siguro, ganito, ganyan. Pero, wala eh, talagang, ang tingin natin sa kanila is, sila pa din yung taong minahal natin, pero, talagang hindi naman siya nag-level up. Yung meron pang isang word eh, nag-glow up yun. So tayo mga boys, ang gagawin na lang natin dyan is manghinayang. Yun na lang talaga, manghinayang ka. Hindi mo na mababalikan yung tao, pero yung alaala, kayang-kayang balikan. At dun, magsisimula na mamiss mo siya, na pababaliw ka sa kanya, magmumukmuk ka na, mapag-isa. At yung pagiging masayahin mo dati is wala na. Meron pa naman, pero hindi na ganun yung kagaya ng dati na talagang wala kang iniisip na ganyan. Kasi di mo nararamdaman magmahal dati. Ngayon, naramdaman mo magmahal at masaktan. Yun na. Talagang sampal na yun sa'yo. Kung sakali lang. So talagang di natin kaya yung mga girls pagdating sa ganyang galawan. Pagdating sa breakup. Magaling silang gumante. Hindi naman sa gumante yung word mo, pero kasama na rin yun dun. Parang kaya nilang mag-move on straight ahead na mali-left behind ka. At ikaw, bilang naka-move on na yung babae, maghahabol ka, pero hindi mo siya maahabol. So, susukukan mo. So, dun sa mga sinabi ko, cheer up bro. Cheer up. Kasi, bilang lalaki, bilang nagmamahal sa kanila, kailangan tanggapin natin yung kasiyahan nila. Kasi dyan sila masaya. Kaysa naman makita mo sila na parehas kayo nagmumukmuk, ano? Parang ang sama mo naman dun sa partner na mahal mo nga siya. Oo, mahal mo siya, pero gusto mo siyang masaktan. Hindi naman sa ganung parang. So, yun nga guys, kung may bago na sila, kung step forward na sila, usad-usad na sila, hayaan na natin sila. Kasi, nangyari na yung dapat mangyari. Hindi na mababago yun. Hindi na mababago yung story plot na yun. So, yun na. Nabuo na yung libro, na isulat na yung story. Wala na tayong magagawa dun, boys. Ang gagawin na lang natin is,
mag-focus sa mga bagay na meron pa tayo. Kasi wala na yun eh. Wala na yun. So kung nagkaroon ka ng 5 manok at namatay yung isa, hindi naman pwedeng yung isa na yun yung habulin mo lang, kasayaan mo yung 4, di ba? So dapat, meron ka pa ding attention dun sa 4 na yun. So, kung umalis siya, oo, ma-down ka, syempre, mahal mo yung tao. Pero, hindi kasi yun yung solusyon. Talagang hindi yun yung solusyon. Kausapin mo yung magulang mo, mga kapatid mo, kaibigan mo. Andyan kasi sila, nakaabang lang yung mga kaibigan mo. Kung talagang ramdam mo na hindi na siya babalik, eh tanggapin mo na bro bilang lalaki. Tanggapin mo na. So yun na yun eh. So hayaan natin yung kasiyahan ng mga girls to. Kasi talagang hindi natin sila kaya sa ganyang bahay. So yun guys, yun lang muna sa video na to. Kung nagustuhan nyo man, hit like and subscribe sa baba ng video na ito. Feel free to share this at your social media accounts para maikalat yung mga ganitong information. Kung hindi sila sumang-ayon, pasensya na. Para hindi para sa inyo tong video na ito. Para ito sa mga taong nakaranas na ng ganitong sitwasyon. So yun guys, I'm signing off. Stay safe everyone. Bye. Like it, like, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that.